Kaugnay ng pamamaril sa grupo ni Iligan Representative Vicente Belmonte sa Lagindingan Airport, kausapin natin ang area manager ng Lagindingan Airport na si Jose Bodjongan. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din kami. Sir, sa punto pong ito, kumusta na po yung sitwasyon dyan sa airport? Andito na lahat, pati ang scene of the crime operative, andito na nagkuhan sa crime scene. Ang kuhan ko lang, I want to correct it, it is outside already of Lagindingan Airport. It is about 3 kilometers from the gate of Lagindingan Airport that incident happened. Kaya po, wala pong epekto sa operasyon ng airport? Wala namang epekto because it is on the access road going to the airport that ambush happened. And that means, sir, wala pong naapektuhang flights mula Lagindingan Airport. Walang naapektuhan na flight. Sir, ilang beses na rin po kung nakapunta dyan sa Lagindingan Airport. Yung highway po na yan, mula dun sa main highway, at least the road papunta sa Lagindingan Airport, pagkatapos po nangyari nitong ambush na ito, sa tingin nyo po ba ay kailangan nga ng karagdagang seguridad? Dahil nga po, it's a very lonely highway, ika nga, hanggang makarating dun sa airport. Yan nga, because the stretch from the highway going to Lagindingan Airport is almost 4.2 kilometers. Mm-hmm. So I have already coordinated with the Regional Public Safety Battalion and the Philippine Army. Although we have an augmentation dito ng Philippine Army tsaka PNP, pero I am fan kung pwede malagagan pa ang augmentation force namin dito. So dahil po dun sa insidente, hiningi nyo na rin talagang bantayan yung highway na yan? Nag-request ako 2 days ago regarding that because what happened, maramag. And siguro ma-action na yan ngayon. Tomorrow, they could send me an augmentation force. Okay, marami pong salamat sa inyong oras. Thank you very much and please be advised. Hindi na apektuhan ang operation ng airport. Mabuti naman po, sir. Mr. Jose Bodjongan, ang area manager ng Lagindingan Airport.